Hello guys! Ito naman tayo sa ating channel. Ito ang Crown TV. At ang pag-uusapan po natin ay tungkol sa Shih Tzu. So, usapang aso naman tayo. Shih Tzu ang pag-uusapan natin. Pero bago ang lahat, muna tayo. Intro muna tayo. Discussion natin tungkol sa pag-uusap natin sa Shih Tzu ang muna tayo doon po sa mga bago sa channel ko dito sa Crown TV. Kindly like, subscribe and hit the notification bell button para tayo ay updated sa mga bago nating video. At kung may mga suggestion kayo at mga magandang suggest tungkol para sa ating videos at sa mga susunod na videos, kindly comment below. Thank you. So hello guys, ito naman po tayo sa usapang aso sa Crown TV at ang pag-uusapan natin ang breed ng Shih Tzu. Ano po ba ang pinagmulan ng ating breed? So originally Shih Tzu was an old breed galing from Tibet, and this was breed by Tibet as a lap dog for royalty sa China. So, ayan po yung kanyang pinagmulan. But there is also theory na itong breed na to ay galing sa cross ng Lhasa Aso at Peking Geese. So, there are also breed. Kumbaga, there is a question also kung bakit meron tayong tinatawag na short snout, snub nose na breed ng Shih Tzu. So, bakit may lumalabas na snub nose na klase ng Shih Tzu? So, ang theory ko dyan, ang idea ko lang, na ang breed ng Shih Tzu, yung totoo man, ang galing to sa crossbreed ng Lhasa Apso and Peking Geese. So, most probably, ito po ay throwback ng breed ng Peking Geese. So, most of the breeds of Peking Geese are also snub nose na aso na breed. So long hair, long coat na aso but snub nose at maliit ang stature nila. So posture nila. So yan po ang so same din po ng mga Shih Tzu. So, sa classification ng Shih Tzu description niya, mga round head, yung eyes niya ay black round brown eyes, at saka yung kanyang stature or posture niya ay mababa. So, yung kanilin ng at ang coat niya ay silky, long coat na umaabot hanggang flooring. So, yan po ang breed ng Shih Tzu. So kaya naman po yun din po ang dahilan kung bakit nagkakaroon ng short snub nose na lumalabas sa line ng Shih Tzu. So it's probably from the throwbacks of Peking Geese breed. So ano naman po ba ang yung temperament ng Shih Tzu if you're going to adopt or maging parents ng parents ng Shih Tzu. So they are calm, mahinahon sila at saka mapaglaro at saka yung friendly, very friendly even sa mga ibang tao, very friendly pa. So kaya po ang mga Shih Tzu ay madali po yan manakaw dahil po
owner nila sila nag-i-stick pa. Itong Shih Tzu, wala po sila ano, lahat ng tao friendly sila. Sa type naman ng environment kung saan pwedeng alagaan ang Shih Tzu, kung ikaw ay nakatira sa apartment type or mga single detached na mga bahay, ay pwede naman pong alagaan ang Shih Tzu kahit po sa apartment or sa maluwag na sila. So, either way, ano sila, adaptable sila sa mga place na pwede sila pag-alagaan. At most importantly, ang Shih Tzu po ay hypoallergenic. So, even hindi po sila nakakapag-induce ng allergy sa mga taong may allergic sa aso. So, dahil ang mga coat nila ay mga hypoallergenic na coat. So, hindi po sila nakakapag-induce ng allergies. Ito po ang Shih Tzu na pinag-induce. One of them are hypoallergenic. Life expectancy nila ay 10 to 16 years. Pero ang average lifespan nila is 12 years. Ang temperament is playful, affectionate, intelligent, clever, and friendly. So, sa mga kulay naman, okay, ang kulay nila ay black, white, liver, brindle, liver, and white, light brown, dark brown, black and white, blue, gold, yung mga kulay. At sa height naman po nila, both male and females ay kumataas ng 20 to 23 centimeters. At sa weight naman po nila, parehas po ang male and female na tumitimbang ng 4 to 7.2 kilograms. Yan po ang mga basic information ng Shih Tzu. So, doon po sa hindi pa nakakapag-subscribe sa ating channel, so kindly like, subscribe, and hit the notification bell button for more updates sa ating mga upcoming videos na gagawin. So, if you also have any suggestions about our video at mga gagawin natin videos, kindly comment it below and we will see what we can do about your suggestions.